ang bata, upang makatipid na tlumpungdong. Sinabi niya sa kanyang kapatid na babae na magtago sa basket. Kinuha na lang niya yung basket papuntang bus. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inilagay ng bus officer ang basket sa trunk ng sasakyan. Kamusta? Pwede bang umihi? Nang maingat na inilabas ng maliit na kapatid na babae ang kanyang ulo. Nakita niya ang kadiliman sa paligid at umiyak. Ang kapatid na lalaki sa gilid ay tumayo. Nabalisa ang bata at nagtanong sa clerk ng tiket. Nang malaman ng bata na nasa trunk ng sasakyan ang kanyang basket, sumigaw siya para ihinto ang sasakyan. Pagkatapos ng lahat, ano ang inilagay mo doon? Kailangan mong ihinto ng mabilis ang sasakyan. Baka maubusan ng oxygen ang kapatid ko. Huminto agad ang bus. Naghihintay siya sa konduktor ng tiket na buksan ang ball at mailabas ang kanyang kapatid. Halos malagutan ng hininga ang kapatid na babae. Sa kabutihang palad, nakuha nila ito sa oras. Sumugod ang nakababatang kapatid na babae sa mga bisig ng kapatid at napaiyak. Inaliw siya ng kapatid at sinabing hindi na ito mangyayari sa hinaharap. Pero nang makasakay na sila sa bus, hindi pinayagan ng konduktor na sumakay ang kapatid niya. Nakita ng tiyuhin sa likod na sobrang nakakaawa ang dalawa kaya nagpa siya siyang tulungan ang magkapatid na magbayad ng tiket. Salamat. Salamat, Tito. Pagkatapos noon ay masayang kinuha ni Kuya ang kanyang nakababatang kapatid para maupo sa isang upuan. Sa daan, napagtanto nilang maling bus ang kanilang sinasakyan. Nais ng dalawang magkapatid na pumunta sa Guangzhou. Ngunit ang bus na ito ay papunta sa Wuhan. Kaya ibinaba sila ng driver sa gilid ng kalsada. Nang makitang malamig ang kapatid hanggang sa namutla ang mukha, halatang walang magawa si Kuya. Hindi niya alam ang gagawin. Noong malungkot ang magkapatid dahil hindi nila alam kung paano pumunta ng Guangzhou. Sa oras na marinig ang isang driver sa telepono, na gusto niyang pumunta sa Guangzhou para bumaba. Pinuntahan siya ni Kuya, nakiusap sa driver na isama sila. Wala silang mapupuntahan. Kapag nalaman ng driver na itinapon sila dito. Bukod dito, may sakit din sa puso ang nakababatang kapatid na babae. Kaya, nagpa siya siyang isama sila sa paglalakbay na ito. Nang malapit na silang makarating sa Guangzhou, bumili ng mga gamit ang driver sa kalsada para sa kanyang kaibigan. Mula sa malayong lugar na dinala niya rito. Sobrang nakakahiya, hindi mahalaga, kailangan ko nang umalis ngayon. Oras na para kumain. Pumasok at kumain at saka umalis. Nahihiya siyang tumanggi, dalawa pa ang bata, natatakot akong hindi ka komportable. Ngunit sa sobrang sigla ng babae, pinilit niyang tawagan ang dalawang bata para sabay na maghapunan. Habang kumakain. Alam ng babae na sinundo sa gilid ng kalsada ang magkapatid kaya naman nagkaroon siya ng malaking ideya. Gusto niyang hayaan ng driver na manatili rito ang magkapatid. At sinabing ibibigay niya ang pera. Silang mag-asawa ay walang anak sa loob ng maraming taon. Napakasaya na magkaroon ng dalawang anak ngayon. Sinabihan ng ginang ang dalawang bata na pumunta sa silid. Sa katunayan, tumanggi pa rin ang driver. Umiling-iling pa siya, sinasabing hindi niya magagawa yon. Ngunit malakas na nagmamakaawa ang mag-asawa. Naglabas din siya ng napakakapal na tambak ng pera at ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay itulak siya palabas ng pinto. Bitawan mo ako, bilasin mo na pagkabalik ng driver. Hindi niya alam kung ano ang pipiliin niya. Siyempre, sa huli pinili pa rin niya ang konsensya. Bumalik siya sa bahay sa kalagitnaan ng gabi. Nag-iwan ng isang makapal na sobre na puno ng pera na hindi nabuksan. At ibinigay ito sa mag-asawa. Bumili din ng mga espesyal na regalo para sa kanila. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap ay pumayag na silang pakawalan ang dalawang bata, habang nasa daan. Ang magkapatid ay lumayo sa driver. Panatilihin ang isang ligtas na distansya. Tila wala na silang tiwala sa mga driver. Binigyan ng driver ang kanyang kapatid ng 50 dong. At sinabihan ng bata na bumili ng makakain. Gusto niyang i-clear ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Ayaw bumaba ng bata sa sasakyan. Inaabangan ng magkapatid na pumunta sa pinagtatrabahuan ng kanilang ama. Sino ang gusto mong makilala? Ang tatay ko ay si Malau Tam. Ngunit ang sabi ng mga manggagawa doon ay hindi na nagtatrabaho si Malau San dito. Mukhang inilipat siya sa tagadala ng bato. Naghahanda ang bigong kapatid na kunin ang kanyang kapatid na babae.
Agad na tinawag ng matapat na manggagawa ang dalawang bata. Dahil masyadong madilim ngayon, kaya hindi ligtas na palabaysan ang dalawang bata sa kalagitnaan ng gabi. Sabihin sa kanilang dalawa na manatili dito ng isang gabi at pagkatapos ay umalis. Kinabukasan, pumunta silang dalawa sa pinagtatrabahuan ni Papa. Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Malaw San. Oo, asawa niya ako. Sabihin mo sa akin kung bakit mo siya hinahanap si Malaw San ang aming ama. Nabaliw ang babae pagkarinig nito. Hindi ako makapaniwala na ang asawa ko ay may ganitong anak sa labas ng kasal. Ang pangalan ko ay Malaw Tam. Paano ako magiging ama mo? Medyo matagal bago ko nalaman na isa pala itong hindi pagkakaunawaan. May nakilala pala ang bata na magkaparehong pangalan. Sa pagkakataong ito, biglang bumagsak sa lupa ang nakababatang kapatid. Gulat na gulat ang lahat. Ah oo, huwag mo siyang tulungan. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mo siyang galawin. Ano ang problema niya? May congenital heart disease ang kapatid ko. Dali-dali nilang inilagay ang kapatid na babae sa ibabaw. Buti na lang at dalubhasa ang lalaki na ito. Pagkatapos niyang bigyan ng first aid, unti-unti ding nagkamalay ang batang babae. Matapos malaman ang kwento ng magkapatid, sabi niya, dito daw talaga nagtrabaho ang ama ng dalawa. Ngunit pagkatapos ay bumalik sa lungsod ng Guangzhou. Ni hindi niya alam kung nasaan siya. Kaya lang, sumakay ang dalawa sa kotse at pumasok sa lungsod. Hindi alam ng dalawa kung saan pupunta. Naglalakad sa main road. Sa pagkakataong ito, biglang naging interesado ang nakababatang kapatid sa manikang pangkasal sa tindahan. Nang makita ng kapatid na mahal ito ng kanyang kapatid. Sinabi niyang tiyak na bibilhin niya ito para sa kanya kapag may pera na siya sa hinaharap. Pagod na ang kanyang nakababatang kapatid na babae. At karga-karga siya ng kanyang kapatid sa kanyang likod. Matagal na umalis ang dalawa. At talagang hindi alam kung saan pupunta. Sa wakas, sa tabi ng lawa, natagpuan nila ang isang abandonadong damong bahay. Nagstay sila dito ng isang gabi. Kinabukasan, napadaan silang dalawa sa isang bakery na nagbebenta ng mga cake. Hinalungkat ni kuya ang mga bulsa ng pantalon. Ngunit kahit siya ay walang sapat na pera para makabili ng dumplings, dala ang kapatid niya ng walang magawa. Kuya, gusto kong kumain ng dumplings. Tingnan mo ang kaawa-awang kapatid na babae. Biglang sumulpot ang kanyang kapatid sa pagsasabing gusto niyang gumawa ng mahika sa batang babae. Tapos ninakaw ni kuya yung dumplings. Sinong mag-aakala, mahuhuli siya ng may-ari tuturuan ng may-ari ng tindahan ng bata ng leksyon. Nakita ito ng kanyang nakababatang kapatid na babae. At sumugod sa tabi ng kanyang kuya. Ayoko nang kumain ng dumplings. Kasalan ko ta, mangyaring tingnan ang sitwasyong ito. Malumanay din ang may-ari, kaya binigyan niya ang bata ng dalawang dumplings. Sabihin sa batang lalaki na gawin ang anumang bagay sa hinaharap ng matapat. Wala nang magnanakaw, naantig ng husto ang bata. At agad na ibinaba ang ulo para magpasalamat at humingi ng tawad sa kanya. Maliit na piraso lang ang kinain ng dalaga. Gusto niya pala itong itabi para sa hapunan. Hindi pumayag si kuya, huminga ito malalim. Kung magpapatuloy ito, isang araw, mamamatay sa gutom ang magkapatid. Pagkatapos ay napansin ng kapatid na may namumulot ng basura sa gilid ng kalsada. Biglang pumasok sa isip ko ang mga paraan para maghanap buhay. Kaya lang, nagsimulang manguha ng mga bote ang magkapatid sa gilid ng kalsada. Mabilis na nakuha ng magkapatid ang kanilang unang pera sa buhay. Sa wakas makakain na sila ng paborito nilang pansit. Ngunit ang pera ay sapat lamang para sa isang pagkain. Ayaw kasi ni kuya na mahirapan ang bunsong kapatid. Ibinalik ng kuya ang kanyang kapatid na babae sa damuhan. Pagkatapos ay pumuntang mag-isa para maghanap buhay. Nakita ng bata ang isang lalaki na nagniniting sa tulay. Nakakitirintas din dito ang batang lalaki kaya umasa ang bata sa kanyang mga kamay para kumita ng pera. Bibili ng masarap na pagkain ang batang lalaki para makakain ng kanyang bunsong kapatid. Sa daan, aksidente niyang nalaglag ang cake ng isang maliit na babae. Ngunit hindi siya sinisisi ng ina ng batang babae, dinala niya ang kanyang anak na babae upang bumili ng bago. Nagpatuloy sa paglalakad ang bata at biglang lumingon. Sayang naman kung itatapon lang ang cake. Pinulot ng bata ang cake na nahulog sa lupa. Tiningnan niyang mabuti, konting mali lang. Tinikman ito ng bata, at ito ay masarap.
Matagal na akong hindi nakakain ng ganoon kasarap na pagkain. Mabilis na inuwi ng bata ang cake at ibinigay ito sa kanyang kapatid. Ngunit ang kanilang bahay na damo ay inookupahan ng isang lasingero. Ito lamang ang kanilang tahanan. Pinaalis ni kuya ang lasing sa kanilang bahay gamit ang isang patpat. Pagkatapos noon, malayang nasasarapan ang magkapatid sa masasarap na pagkain. Dahil ayaw nilang may ibang tao sa kanilang bahay. Bago umalis ang kapatid ay nagsabit siya ng karatula sa harap ng bahay. Sa ganoong paraan, maaari siyang lumabas at kumita ng pera ng payapa. Sa tanghal iyan, nag-uwi ng pagkain si kuya. Hindi nagustuhan ng ate niya. Mahilig talaga akong kumain ng matatamis. Kumain ng cake, kainin ng sarili hanggang sa mamatay. Matagal nang naiinis si kuya at hindi maiwasang magalit. Ang pagkadismaya na pinigilan ng sobrang tagal ay labis na ikinagalit ng bata. Galit na batang lalaki na naglalakad sa pangunahing kalsada. Sa sandaling iyon, nakita ng bata ang isang lalaki sa karamihan na kamukhang kamukha ng kanyang ama. Tumawag lang siya at sumugod doon. Ganap na nakalimutan ang tungkol sa maliit na kapatid na babae na nakatayo sa likod. Bilang resulta, nang humabol ang mga lalaki, nalaman lamang na siya ang mali. Nang lumingon ang bata, napagtanto niyang nawalan siya ng kapatid. Malakas na sinigaw ng bata ang pangalan ng kapatid. Umiiyak ang nakababatang kapatid habang hinahanap ang kanyang kuya. Buti na lang at sa isang park na nadaanan nilang dalawa ay nagkita sila. Ay mali, hindi na ako hihingi ng candy. Inamin ng kanyang kapatid ang kanyang pagkakamali. Walang tigil sa paghingi ng tawad sa kanyang ate. Naalala niya, bago umalis, ang dalawang magkapatid ay mga bata na nakatira sa malaking bundok. Namatay ang ina. Ang ama ay nagtatrabaho ng libu-libong milya ang layo. Kaya kailangan lang nilang tumira kasama ang kanilang mga lolo't lola. Pero isang araw, biglang nahimite ang ate niya. Matapos suriin ng doktor, lumabas na may congenital heart disease ang kanyang ate. Kahit na ang gastos sa pagpapatakbo ay 1,000 dong. Ngunit mayroong isang genetic factor. Hinanap ng bata ang numero ng telepono na iniwan sa kanya ng kanyang ama bago siya umalis. Pero ang resulta, tumawag siya sa numero ng estranghero. Para iligtas ang kapatid niya. Dinala ng batang lalaki ang kanyang kapatid na babae upang hanapin ang kanyang ama. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap ang ama. Ang makitang nahihirapan ang kanyang kapatid. Hindi talaga napigilan ng kapatid ang kanyang nararamdaman. Kaya gumawa ng desisyon ang bata. Gusto niyang ibenta ang sarili niya para sa medical examination ng kapatid niya. Lumapit ang bata sa mag-asawang gustong bilhin ang bata. Malugod na tinanggap ng mga magulang ang bata. Pagkatapos ay ibinukan ng bata ang kanyang bibig para humingi ng 10,000 dong. Agad namang pumayag ang mag-asawa. Pero sabi nila madilim pa daw. Sinabihan sila ng bata na pumunta at ihanda muna ang pera. Sasama ulit ako bukas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na pinigilan ng babae ang bata. Kapag hindi alam ng bata ang gagawin. Sa oras na ito, biglang may sumulpot na sasakyan ng pulis sa pintuan ng bahay. Naghanda ang pulisya na dalhin ang mag-asawa sa himpilan ng pulisya para sa pagtatanong. At si ate ay dinala din sa ospital ng isang mabait na tao. Malamang, pagkaalis ng kapatid niya, inabot ng nakababatang kapatid na babae ang sulat na iniwan ng kanyang kapatid sa isang mabait na dumaan. Naghahanap ako ng gustong bumili sa amin. Kung hindi ako bumalik, ibig sabihin na scam ako, mangyaring iulat sa pulisya, 18, 28, Dongao Street. Sa daan papuntang ospital, bago bumaba ng sasakyan ng bata, nagpunta ang bata sa tindahan ng manika. Tinanong ng bata ang may-ari kung gusto niyang bilhin ang manika na ito para sa kanyang kapatid na may sakit. Gayunpaman, sinabi ng may-ari na ito ay isang shop display na produkto. Para sa dekorasyon lamang, hindi para sa pagbebenta. Tumingin sa likod ng paumanhin ng bata. Muling tinawag ng may-ari ang bata. Ibibigay ko sa iyo itong manika. Kakayanin ko ulit, tama ba? Ako ay lubos na nagpapasalamat. Kunin mo at puntahan mo ang kapatid mo. Masayang niyakap ng bata ang manika at tumakbo sa ospital. Nakita rin ang kapatid na nakahiga sa hospital bed. Sa oras na ito, sinabi ng doktor sa bata, dahil sa espesyal na sitwasyon ng dalawang bata, hiniling ng ospital ang mga benefactor na mag-abuloy. Makalipas ang 2 araw, nakapag-opera na ang ate niya. Wala silang ginastos kahit 1 sentimo. Nang marinig ito ng bata, natuwa siya at paulit-ulit siyang nagpasalamat. Sa wakas ay hiniling ng nurse na dalhin ang manika sa kanyang kapatid.
Salamat sa wakas ay nagamot ang kanyang kapatid na babae. Hindi siya nakakaramdam ng ginhawa tulad ngayon. Kahit na hindi niya mahanap ang kanyang ama, ang paglalakbay na ito ay nagpapaniwala sa bata na ang mga tao ay talagang napakabait. Huwag sumuko, huwag mawalan ng galit. Isang himala ang lilito sa tabi mo. Hintayin mong gumaling ang ate niya. Nang bumalik ang magkapatid sa kanilang bayan, bumalik sila sa mga bisig ng kanilang lola. Ang maliit na kapatid na babae ay maaari na ngayong maging tulad ng isang normal na batang babae. Lom aking masaya, hanggat lahat ay nagbibigay ng kaunting pagmamahal. Ang mundo ay magiging isang magandang mundo.